exercise araw-araw, hindi kailangan napaka-exotic, hindi kailangan napakahirap, hindi kailangan bumili ng makina. Marami mong mga guides na mga mapapanood kayo kahit sa internet na exercise. At saka, yung tamang pagkain, wag sobra, wag namang kulang, no? Lunch Break Chat with Armand Benko po. Magandang-magandang araw sa inyong lahat. Sana po maayos ang inyong mga kalagayan, ang inyong sitwasyon. At dahil Monday ngayon sa ating LBC, syempre, kasama natin Ate Doc, Doktora Elinor B. Tan Basok! Hello! Hello, good Doktora! Good morning, good morning! Good morning, Ate Doc! Kamusta na sila? Sana ho okay kayong lahat. May virus pa, pero ingat lang. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, Ate Doc, dahil ano naman, lagi na pag-uusapan sa other medium yung tungkol sa COVID. Tungkol sa testing, tungkol sa treatment, vaccine. Pag-uusapan natin ngayon, Ate Doc. Yung iba namang sakit. Muscle! Oo, muscle. Muscle. Teka, quick refresher muna. Ano ba yung mga iba't ibang parte ng katawan? Meron yung respiratory, may muscular, may nervous. Kahapon, sinasabi nila biggest organ, skin. Diba? Skin. Although mag-focus tayo, skin ang biggest organ natin. Okay, so, pero kasi marami din namang specialists na nagsasabi, it's actually muscles. Ang pinaka, in terms of surface area, kung ilalatag mo yung balat at ilalatag mo lahat yung muscle, mas malawin pa rin surface air. Armand, nakakatakot ang itsura mo, hindi nakakatuwa. So parang ang ano nun ay yun, no? So of course merong of yung senses natin, eyes, nose, throat, hearing, of course respiratory, yung sa paghinga, cardiac, skeletal, yung buto natin, di ba? Endocrine, yan yung mga nagproproduce ng mga hormones para ma-control blood sugar natin, mabilis o bumagal ang ating metabolism, no? So of course yung neurologic, yan yung utak. Okay. Siguro unahin ko, Ate Doc, yung muscle, parte ng katawan na yan, ano? And okay, you as a medical practitioner ever since almost all of you in the medical field would always push for preventive than cure. Prevention than cure. Ano ba ang muscle? Okay. Pinapalaki ba siya? Minemaintain ba siya? Yes. May vitamins ba siya? Okay. Tapos pag tumatanda, lalo na pag walang exercise, kunwari si our mother, si Lola Eli, or ako, pag mga 2 to 4 weeks walang exercise, parang feel lumiit yung muscle ko. Unlike yung pag-regular ko nag-exercise, parang pumuputok. Parang pumuputok yung t-shirt. Sinisipan mo lang ata talaga ang t-shirt mo para mukhang muscular. Oo. Incredible bulk. Hindi incredible hulk. Incredible bulk. Fit. Pero seriously, yung mga cell pinapalaki, tapos lumiliit ba siya? Oo. Yung mga nakajit, rip your muscles. Ano yung... Okay. What is the muscular system? Muscular system kasi, okay, meron tayong skeletal system. Alam natin yan. Lahat tayo nakakita na ng model ng kalansay natin, di ba? Alam niya sure na. Pero kung yun lang ang nasa katawan natin, hindi tayo makakakilos. Napakasimple, right? Hindi ka makakaupo, hindi ka makakatayo, hindi ka makakapagtakbo, nakakapaglakad. Kung puro buto ka lang, no? Kailangan yung muscles. Sila yung nag-move ng bones natin. And not to mention, na nag-provide ng strength, okay, lakas. So ang ano niyan kasi is that baka hindi alam ng lahat. Pag pumapatak ka na ng 40 years old, pataas, okay, pakonti ng pakonti or numinipis na ang muscles natin. Okay, natural na progression yun. Numinipis by as much as 30%. Okay? So oo, numinipis. So kaya minsan nakikita niyo, 'di ba, yung mga matatanda, pag tinanong mo yung before picture ng mga 30 sila, baka nga nung 40, parang ang taba, di ba? Pero actually, mas marami yung taba nun kesa muscle. Which makes it very difficult kasi ibig sabihin nun, hindi na walang lakas talaga yung skeletal system mo, yung buto natin, wala talagang lakas para gumawa ng kung ano-ano activities natin. Okay? So, alam na natin yun, nababawasan talaga or numinipis yung muscles natin habang tumatanda tayo. Walang takas yun. Unless
unless dinadagdagan mo ng strength exercises ang exercising mo. Pag naglalakad tayo, di ba, sabi natin, ah, aerobic yan, bumibilis yung pulso ko, di ba, kahit lakad lang, bumibilis ang pulso ko at pinapawisan ako. So alam ko, aerobic yung paglakad. Pero in-exercise mo rin yun, yung malalaking muscles mo na nasa hita, nasa legs, which is very good, no? So maganda yon na dinadagdagan natin ang exercise natin na talagang nakafocus sa muscles. Kasi nga, alam natin, by the time we age, ninipis yan. So, pag nag-exercise tayo, o kaya extreme case, nagba-bodybuilding, di ba? Nakikita mo, dati si Arman, payat na payat, tapos nag-bodybuilding, kunyari, di ba? Kunyari, makikita mo, biglang lumalaki yung braso. Kasi kaya siya lumalaki, hindi dahil tumataba yung muscle. Nadadagdagan siya ng strands. Para bang goma? Parang goma, di ba? Yung isang goma, kaya niya magbuhat siguro ng isang maliit na paperclip or dalawang paperclip. Pag tinatlohan mo na yung goma, mas marami na siyang mabibitbit, di ba? Baka isang maliit na bag na mabibitbit ito. Pero isa lang, di ba? Baka susi lang ang pwedeng bitbitin yan. Pag dinidevelop natin yung muscles natin, nag-exercise tayo, no? Or kung ano man, dinadagdagan natin yung strands. Okay? Dinadagdagan natin yung strands. Oo, dinadagdagan natin. So, nagdidevelop yun. No? Nagdidevelop naman talaga yung katawan natin kahit paano. Merong nasisira dahil sa edad. Pero meron ding nadidevelop sa dati, ganyan, o ito lang ang nabibitbit, ngayon dalawa na, tapos ngayon tatlo na, etc. Ano pa isang significance nun is that, kaya nga sinasabi nila, mas mabuti na meron kang strength training. Kasi, for example, pag binitbit nitong muscle na to, itong susi na to, or yung maliit na bagay, siguro magbaburn siya ng 5 calories, right? So, okay. Can you imagine ko, kung dalawa na sila, so parang bawat galaw nila, 5 plus 5, 10 calories na yon, right? Okay. Kung tatlo na sila, eh kung apat na sila. So, every time na dinidevelop mo yon, dinadagdagan mo yung strand. So, yung ordinary activity, like nagpupush ka sa supermarket ng maraming grocery mo, o kaya nagbubuhat ka ng bata, no? Nag-aalaga ng bata. Kung dati, hindi ka masyadong muscular, o sige, siguro nakaka-burn ka, kunyari lang, 100 calories. Pero dahil mas maanong muscle mo, dahil nga na-exercise mo yan, mas marami kang muscle strands and therefore, mas maraming nababurn na calories. Malaki ang, in short, malaki ang role ng muscles sa pag, gusto mga lalo na yung conscious sa pagpapapayat. Malaking bagay, hindi lang, kaya nga sinasabi nila exercise eh, di ba? Kasama yung pinipili natin yung kinakain natin and then yung exercise, para nga mas lalong ma-develop yung muscles. At yung muscles natin lumalaki or nadidevelop, at pag nade-develop siya, nadadagdagan yung muscle fiber niya. Di ba? Parang kumakain ka ng karne, daming fiber, di ba? Yun yun, nade-develop yung fiber. So, bawat galaw, kahit simpleng galaw lang, dati 5 calories lang to, maliit lang. Ngayon, kahit yung same galaw na yon, because maraming muscle ka nang nilagay dyan, mas maraming calories ang nababurn. So, nakakatulong sa pagdieta mo. Malaking bagay na isama natin sa exercise natin yung hindi lang yung sa aerobic na bumibilis yung heart rate natin, which is very good, but at the same time, strength. For example, walking. Ay, hindi na ako, mahina na tuhod ko. Lakad pa lang ang exercise ko, right? Yung bang ginagawa nila, binibigatan nila yung paa, di ba? May mga ankle weights na nilalagay, pampabigat ba? Para lang magkaroon din ng strength training habang naglalakad ka, di ba? So of course, mas mabagal ka siguro maglalakad. Or parang bibisikleta, di ba? Pwede mo sikipan yung chains ba yun, ng bicycle? So that then, mas may effort. And therefore, mas na-develop yung muscles mo sa hita, lumalaki yung muscles, which is good. Kasi again, mas maraming calories ang nababurn nun. And ang kinaganda nun, kahit hindi ka na nag-exercise, nagbaburn pa rin. Diba? Oh. Kasi wala kang magagawa. Gagamitin mo pa rin yung same muscle para umupo, tumayo. Diba? Gagamitin mo pa rin yung muscles na yun para yung iba mong ordinary activity. And yet, because nga na-develop mo, mas maraming calories ang nababurn. Ibig sabihin ba nito, more muscles means you're stronger? Yes. There's more strength. Yes. Alam natin, isa ding, ano, I'm sure na nakikita nyo sa advertisement ng mga calcium tablets. For example, yung Caltrate or yung mga iba pang maraming magagaling na calcium tablets. Okay? Na sinasabi nila, kasi lahat tayo, kay babae o lalaki, nagkaka-osteoporosis, yung numinipis ang buto. Right? Oo. So, yung iba kasi, hindi nyo alam, pag numinipis ang muscle natin, yung muscle natin para gumalaw, yung bones natin para suportahan yung muscles, right? Para may kabitan yung muscles na yon. Pero kung wala namang, kung yung nakakabit, para bang kung isang lastiko lang ang nakakabit, hindi mo kailangan ng bakal, tama?
pat-pat lang siguro kaya na yung lastiko na yan. But because makapal ang muscle mo, mas tumatagal yung pagka-solid ng buto mo. At saka yes, the more muscles you develop, mas liliit yung fat cells. Diba? So kung kunyari ako, nakakayaman. Pero kung kunyari yung dito, yung sinasabi nating laylay dito, kitang-kita alam mo fat lahat yan. Diba? Pero kasi kung puro muscles yan, kahit anong gawin mo sa arm, ano mo, arm flesh dito, hindi siya nag-jiggle kasi alam mo muscle yun eh. Diba? So, bakit may stretch marks kapag nage-exercise daw? Lumalaki. Ako, nakakahiya, wala akong brang suot ngayon. Pero dito meron stretch marks, Ate Doc. Siguro bench press ko ng mga 300 pounds. May stretch marks ako dito. Yung apo mo lang yun eh. Kung ibinubuhat-buhat mo lang eh, 300 pounds. Hindi, ang ano lang kasi doon is, kaya nga, meron kasi kumisan hindi nakakapag-adjust mabuti ang skin natin. So yung mga collagen fibers, yun. Medyo na naaapektuhan. So pero kaya nga maganda na unti-unti, hindi naman lahat ng nagde-develop ng kanilang muscles nagkaka-stretch marks. Eh. So maganda siguro na gradual yung pag-increase, kung ikaw yung talagang gusto mong i-increase yung weight, yung strength mo. Then unti-unti, no? Unti, hindi agad biglaan. Hindi po kasi sinabi, "Oh, dapat Arman sa edad natin, mga lalaki tayo eh, starting at 100 to 150 agad." Eh kung hindi naman 'yan ang kung wala ka namang exercise dati, hindi ka naman kailangan mag-umpisa sa ganun. Yun. So, isa ba lang tip doon sa mga kababaihan na para ma-develop yung muscular health, sinasabi, hindi lang yung mag-develop ng muscle, muscular health, talaga mag-stay muna kayo sa mga 1 or 2 kilos or yung mga 1 kilo na mga dumbbell at mas madalas lang ang repetition. Sa YouTube yung mga video, no, para matutunan yung pambabae talaga na ano, para lang talagang magkaroon ng healthy muscles kasi nakakatulong yan sa pag burn ng calories, sabi ko nga kanina. Gulay, nakakatulong ba gulay sa muscles? Ang muscles talaga ang kailangan natin din, mostly proteins, di ba? Mostly proteins. Ang mga plants din naman may mga proteins sila. And yes, may mga alam ko mga bodybuilders na talagang vegetarian. Diba? Kasi marami namang high protein na mga vegetables like mushrooms, nuts, mga ganyan na ano na talaga namang sagana sa protina, diba? Na pwedeng magamit for muscle strength. Tanong ni Sarah Jane Belarma. It is advisable po ba, Ate Doc, ang pag-workout every day? Ano po ba ang advisable na workout routine? Mas mabilis po mag-tone lalo na pagpaliit ng tiyan. Okay. Ako, maganda bagsak ng katawan ko ngayon. Lahat nasa tiyan. Bagsak. Oo, lahat nasa tiyan. Saan sabi nila, ang talagang recommendation is every day at least may aerobic ka. And it doesn't mean na kailangan ka pang bumili ng heavy equipment. Walking is an aerobic activity. Kung kaya mo pa ng running, pero I strongly recommend kahit mata-bata pa na walking, bilisan mo yung lakad or tagalan mo, habaan mo yung lakad kung isang pace lang. So every day, at least 30 minutes to 1 hour of aerobic. Every day, yun na ang recommendation ngayon. Given our environment, given our collective lifestyle. When it comes to strength training, sinasabi nila okay na ang 2 times a week. No? Okay. 2 times a week. And yes, kailangan talaga ng pahinga. Now, ito na tayo, mapunta na tayo sa talaga may nararamdaman ng mga muscle pain. Yes. Si Armand, walang kaalam-alam tungkol sa muscle pain yan. Or marami ng karanasan sa muscle pain. Okay. Oras na kunyari, alam mo na muscle pain, pag merong usually yan, ang muscle pain, because may event na nangyari, napa-exercise ka, napasubo ka, takbo agad, eh, hindi ka naman talaga nag-exercise. So, of course, sakit yung muscle mo sa legs, or nag-weightlifting ka, hindi ka naman dati nag-exercise ng weight, so sasakit yung braso. Pag yung mga gano'n na talagang may pain, usually short-lived lang yan. Yellow, pag kunyari talaga, yan, bigla ang galing exercise, ang sakit. Ang usual ginagawa niya, yellow. Kung nakikita niya sa basketball game, di ba? Sa patutak na yellow nilalagay sa mga tuhod, sa ankles, yes. Pag namaga. Yeah. Pero pag kunyari yung mga everyday na, usually warm compress yan. No? So, kung meron kayo ng mga hot water bottle, pwede yun. O kaya, hindi na kailangan bumili nun, ma. Meron kayong tuwalya or labakara, ibabad lang sa mainit-init na tubig. Maganda kung may konting asin yung tubig. Tapos, yun ang, habang mainit siya, itapal doon sa area na masakit. No?
And usually nawawala yun, especially kung may iba na sinisikmura sa kahit Advil lang sinisikmura or sa iba pang mga pain relievers, pwede niyong gawin yung warm compress na yun, no? Yung ice kasi usually on the time na pak nagkasunod ng sakit, no? And I guess isa ding ano doon yung ano ba yung sprain or strain, 'di ba? Parang sinasabi nito, anong diferensya noon, okay? Ang strain kasi is alam natin, for example, itong kamay natin. Kaya ako nagaganito yung kamay ko kasi meron siyang mga litid na nakakonekta dito sa forearm ko at saka kamay, right? Kaya ako nga may muscle na nagpo-pull dito. Correct? Nandito 'yan. Yung pinapasukan ng muscle, pwede kasing mamaga. Yung kung masyado ko ini-stretch to, nababanat yung kung saan man pumapasok yung muscle. Tama? Yun ang strain. T, strain. Okay? Yung sprain is yung gitna. Napupunit yung muscle. So, kunyari, ito buto, yung buto dito, kunyari, imagine niyo na lang na may buto dito. Tama? So, kailangan merong nagpupul dito at yan, kaya ako nagaganyan yan. Kung masyadong imagine mo na ankle mo yan. Usually mga ankles, 'di ba? Yung ang tawag diyan, nasisprain. Oo, nasisprain kasi papivot ka, for example, 'di ba? Or kunyari lalo na yung mga nagse-skateboard or whatever na pag ganun-ganon yung kamay, yung paa ninyo. So yung muscle na nagko-connect doon sa paa at saka sa ankle, masyadong nababanat yung mismong muscle, ah, yung buong muscle, hindi lang kung saan siya nakasuksok. Yung minsan napupunit. 'Yun ang sprain. Okay. Ano mas grabe, sprain o strain? Ang sprain kasi punit 'yun eh. Kumisa napupunit. Hindi lang namamaga, no? So pwede talaga sasabihin ng iba talaga nag-tear, 'di ba makikita yung tear. Nakikita lang ang difference noon pag kunwari nag-MRI or talaga man. At saka again, kung kunwari lahat dahil lang sa exercise or what, panandalian lang naman yung sakit na 'yon, no? And then iba kasi sinasabi nila, paano alam hindi yan nerve? Baka naipit na yung nerve. Doon, 'di ba, yung ugat na galing kaya 'di ba kaya natin nagagalawang ang daliri natin or yung paa is because may central ano tayo sa utak, 'di ba? Kino-control lahat yung movements natin. Pero kasi yung brain natin dadaan sa spinal may buntot 'yan yung spinal cord at doon lumalabas yung nerves. Pag may naipit doon, let's say na aksidente ka or what, naipit yung nerve. Pwede talaga hindi mo na makilos, 'di ba? Alam natin 'yan, hindi mo na makilos ang paa mo. Or di ba yung mga naiipit na nerves or talagang lagi na lang may sakit pag chronic yung pain more often than not patingin mo na sabihin ng chronic paulit-ulit matagalan okay iba yung kunyari na punit let's say na punit talaga yung ligaments mo sa ankle mo kasi nga syado magbasketball paikot-ikot for example ng mga ginagawa sa paa yeah alam ko yung mga attempts mo, Arman. Pero yun, usually short-lived lang yun. No? Pag talagang matagal. At saka pag usually pag nerve pain, kahit saan, yung sinasabi lang, parang patusok-tusok, doktor. Parang kung sino. Yun. Yan, mga ganyan. Mga pain. Kung minsan kasi, hindi na, at saka yun na nga yung matagalan. Definitely, kay muscle, kay nerve, pag meron kayong pain na matagalan, kung meron kayong pamamaga, na parang kahit anong gawin ninyo, lahat, may mga pain reliever na kayong inanom, nag-hot compress na kayo, hindi talaga nare-relieve. Patingin nyo na agad yan. Kasi baka hindi lang muscle yan, baka talaga may bali. Diba? So, yun yung mga, ano doon. Definitely, pag, hindi kasi parang sasabi lang, no pain, no gain. Diba? Parang sasabi lang, basta, no pain, no gain. Pero kasi hindi wise na ano yun eh. Hindi wise na advice yun. No? And it, siyempre sa umpisa, may konting pain, pero dapat nawawala. Magkonting ano lang pahinga kaya nga may pahinga dapat mawawala pero kung hindi then may ibang pinag-uusapan na tayo saka alamin yung exercise ano yung ina-exercise kung chest ba yun pero ang sumasakit yung lower back o baka may mali pwede totoo yun dapat yung pain doon sa wino-workout kasi usually ganun o ito mga simpleng tanong galing kay George Abakita. Sige. Pagkatapos po ba ng workout, pwede nang maligo o kailangan maghintay ng 7 linggo? Of course, pwedeng maligo. Yes, dapat. No? Lalo na kung talaga nagpawis at ano, kailangan nang maligo. At huwag kakalimutan, isa ding cause ng muscle pain ay yung dehydration. Kaya nga hindi ho kalokohan yung may tubig kayo or iba ginagawa nila Pocari Sweat or Gatorade na mayat maya umiinom kasi pag na-dehydrate ho ang muscles natin, hindi magpa-function yan ng tama. And therefore,
magkaka-prone ka to mga strain, mga sprain, di ba? So, marami kasing minerals like potassium, importante yan. Potassium, magnesium, calcium, na nasa mga energy. Kaya titignan nyo, di ba, yung mga energy drinks, ano ako dito, wala akong energy drink dito. Pero pag tinignan nyo, para bang wala akong masample din. Pero yung sa likod ng bote, di ba, makikita nyo kung ano mga nakalagay doon, kung may potassium siya, kung may calcium. So, piliin nyo yung mga ganon. Ako, personally, at hindi ko kami binabayaran ng kahit na walang sponsor, pero Pocari Sweat is very good. And then, of course, we have Gatorade, although mas marami-rami ang sugar ng Gatorade. Eh, yung meron yung mga delikado din, di ba? Energy drinks, yung pinag-usapan natin. Parang mga Cobra energy drinks. Yan. Oh, mga Red Bull, mga ganon. Parang may warning sila doon. Oo. So, kasi ano, ang problema lang naman sa kanila, okay yun, meron silang potassium, makikita mo may magnesium, meron silang, isang iba, may calcium, pero mataas ang caffeine. Caffeine. Diba? Oo. So kung maano pala ang tolerance mo for caffeine, pwede talaga na affect mo. Though, may iba din naman mga eksperto sa exercise, sinasabi nila, bago ka mag-exercise, maganda din na nagkape ka muna, siguro mga 1 to 2 hours before you exercise, kasi nakakatulong din to sa muscle. Malaking bagay para ma-prevent ang mga injuries or yung mga pains. Sige, ngayon, na-exercise na ako. Pag-stretching ko kayo, hindi ko kalokohan yung stretching. Oo, kailangan talaga may maraming exercise sa YouTube na meron kayong pwede kayong ma-pick up, pwede din ako mag-recommend. Pero ang point lang nun is, umpisa talaga sa exercise, umpisa sa leeg, makikita nyo, o kaya yung sa shoulders, tapos sa arms. At least para ko na warm up na, nawa-warm up yung muscles. At the same time, kung meron kayong gagawin na lifting and then may mga stretching kayo na unang munang gagawin, malaking bagay ho yun, no? Na hindi nababanat ng masyado. Or sanay na, sinasanay niyo yung muscles na mabanat siya. Kasi pambanat talaga yung gagawin mo exercise ngayon. Although dapat gentle and gradual. Ito, magandang tanong, Ate Doc. Sige. Kay Sam Ramenda. Kasi maraming nakakaramdam nito yung dito. Alam mo na siguro ang itatanong ko o tanong niya. Good afternoon, Doc. Ask lang po ang may recommend niyo sa treatment sa merong carpal tunnel syndrome. Okay. Lalo na ngayon. Online tayo lahat. Work yes. From home. Ano? Okay. Ano muna yung carpal. Pag inalis niyo ho yung balat, pag binalatan niyo ho itong area na to, siyempre puro muscle, di ba? Tapos sa dulo niyan yung buto. May makikita kayong parang bracelet dito. Okay, na muscle, para bang muscle na pahaba crosswise, parang bracelet, nakaganyan yung muscle na yan. So of course, kung kunwari ho hindi maganda yung position ng kamay, pwedeng mamaga yung muscle na yon. At pag namaga yung muscle na yon, imagine mo ginagawa. Ganunin niyo yung wrist niyo, ang sakit, di ba? Kasi sinasakal mo yung lahat ng dumadaan diyan, blood vessels, nerves, no, na umaano. So, ang maganda ho kasi diyan is again, maganda yung mga binibili na cushion para maganda yung position ng arm. Okay? May mga cushion na binibili yung parang wrist rest. Oo, wrist rest. Oo, mga parang maliit na cushion. Yun ding warm compress, nakakatulong din yon. Okay? At saka yung may mga pain relievers, pwede ho kayo uminom ng mga usual pain relievers. Pero usually, yung rest can help. Warm compress, at saka yun, mga mild pain relievers. Ang iba ginagawa nila, kung ngayon ba, hindi ko alam kung ginagawa na to ulit sa parlor, yung mga paraffin ba? Yeah. Nakakatulong ho yun, no, sa parlor. Or kayo mismo, parang itsura ng warm compress, pero mas matagal kasi medyo warm wax yun eh, di ba? Or pwede yung gayahin yun, kung meron kayong maliit na balde, punuin nyo ng tubig, or at least yung more than 3/4 siguro, konting asin, medyo mas mainit sa maligamgam, babad nyo dun yung kamay nyo. Okay? Hanggang dito. Yung mabababad nyo yung kamay nyo hanggang dito. Tapos stretch nyo rin yung kamay para lang mag-relax yung muscle na nakakatulong sa pag-relax. Ito, tanong pa rin sa pagliligo ni Dayan. Mas advisable ba maligo before or after the exercise? After. Oh, yan. Bakit, Diyos ko, Sir Armand, ha. Ano itong Kristiana? Bakit siya tumatawa? Ito, tanong ni... Teka, meron isang magandang tanong dito eh. Ito, ni Kilabot. Ano po pwedeng remedy sa pangingimay ng legs, particularly left leg, pati rin po left arm? Ano yung pangingimay? Pag nanumb? Okay. Kung matagal na yan, katulad na sinabi ko kanina,
okay lang kung kunyari, baka naman tingnan mo yung position mo pag nakaupo, tingnan din yung position pag nakahiga, baka may nadadaganan. Pero kasi kung talagang matagal na, then definitely patingin nyo sa neurologist yan. Ano? Kasi baka kung may nangyayari sa spinal cord, yun ang pinakamalala. Yun ang pinakamalala na possibility. So ako ang type na doktor na gusto ko mag-isip ng konting malala. Hindi naman yung kamatayan ang pinakamalala. Pero mag-isip tayo ng medyo malala. Kasi kung mali ako doon, okay lang. Kasi ibig sabihin nun, yung susunod na possibilities, eh hindi malala. Di ba? So gusto ko munang alisin yung mga potentially serious. So patingin mo kayo sa neurologist. Lalo na kung napapansin yung mukhang matagal na to. Ah, na parang nangangalay isang, or na ano? Anong term? Yan, na? Nangingilay, oo. So, kung may weakness kayo nararamdaman sa katawan, at lalo na kung kunwari may oras, may ibang tao na, oh, pag umaga, okay ako. At mahahalatawa pag hapon, hindi, pahina ng pahina. Uh-huh. Eh, hindi naman bumigat yung dala nila. Neurologic ho yun. No? So, patingin nyo ho yun. Lalo na kung, kunyari, wala namang, regardless of time of day, patingin nyo pa rin ho yun. Kasi pag, huwag nyo mong patatagalin. Ate Doc, girl, last message for our okay, so obviously, okay, maganda ho yung discussion natin about muscles. So, nandun pa rin sa pag sinasabi natin, ingat, hindi lang dahil sa may COVID. Well, huwag natin kalimutan may COVID pa rin, so ingat. Pero exercise, araw-araw, hindi kailangan napaka-exotic, hindi kailangan napaka-hirap, hindi kailangan bumili ng makina. Marami yung mga guides na mga mapapanood kayo kahit sa internet na exercise. At saka, yung tamang pagkain, wag sobra, wag namang kulang. No? Kasama ho yan sa good health. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Bye, Ate Doc! Bye-bye!